Kamusta internet? Gusto natin sulit yung bilhin natin. Kung gagastos tayo ng mahal para sa computer, gusto natin makuha talaga yung performance or yung bilis na kaya ng computer na yon. Bibili ka ng PC, most likely kailangan ng Windows. Pero saan ka kukuha ng legit Windows? Daming options, daming prices. Baka nito. Buti na lang, may cdkeyoffers.com. Madali lang ang order. Search for the software you need, add to cart, daan ka sa payment options nila. Wala pang 5 minutes, finished! May legit working CDK ka na para sa Windows mo. Gamitin lang aming code para makakuha pa ng discounts. Kaya kung naghahanap ka ng legit, mura, at original software, check out cdkeyoffers.com. Ang problema, alam mo naman, paminsan, complicated yung mga computer. Kung hindi tama yung gamit mo or hindi tama yung pagka-set ng configuration, baka hindi mo makuha yung kayang bilis ng computer mo. Sayang lang pera mo. Unang halimbawa nito, yung types of cables and ports na gamit mo pang-connect ng monitor tsaka sa computer. Halimbawa, nag-ipon ka, nakabili ka ng RTX 3060. Excited ka na makalaro ng 144Hz at 1080p. Sinaksak mo yung HDMI sa graphics card, sinaksak mo sa monitor. Success! May display naman siya. Okay na dapat lahat, di ba? Unfortunately, no. Sa example natin, hindi mo na na-upgrade yung monitor kasi ang mahal na ng GPU and naisip mo naman na good pa naman monitor mo. Pero kung dumana yung monitor, malaking posibilidad na ibang HDMI version yung port niya. At bakit yun mahalaga? Let's say yung GPU mo, HDMI 1.4B, kayang-kaya niya yung 1080p at 140Hz. Pero yung HDMI port ng monitor mo, 1.2A lang pala, hindi niya kaya yung 144Hz at 1080p. Since backwards compatible yung HDMI, mag-on siya, magdi-display siya, pero hindi ibig sabihin nun nakukuha mo talaga yung full performance na kaya ng GPU mo. Sa halimbawa natin, yung GPU mo, HDMI 1.4B, kaya niya 1080p, 144Hz, pero yung lumang HDMI ng monitor na 1.2 lang, kaya lang niya 60Hz at 1080p. Ang layo nung 60Hz at 144Hz. Kung gumamit ka ng dalawang ibang versions ng HDMI, yung performance mo, dun ka lang sa pinakamabilis na kaya nung luma. So in this example, stuck ka dun sa speed ni HDMI 1.2, even though mas kaya ng GPU, mas mabilis, HDMI 1.4 naman yung port niya. Speed always defaults to the slowest of the two options. Doon ka sa speed ng luma. Ganun din to sa display port. May iba-ibang versions, backwards compatible naman sila, pero yung speeds na kaya ng lumang versions, mas mabagal kaysa sa new versions. For example, yung DisplayPort 1.3, kaya na niya 120Hz at 4K. Pero yung DisplayPort 1.2, kaya lang niya 60Hz at 4K. Same lang din sa HDMI, kung pinaghalo mo yung old version tsaka new version ng DisplayPort, yung speeds na makukuha mo lang is yung dun sa old version. Hindi mo makuha yung speeds ng new version even if one of your components has that new version of DisplayPort. Kung may choice ka between DisplayPort and HDMI at ayaw mo mag-isip masyado, usually yung default ko is DisplayPort. Generally, kung may DisplayPort yung dalawang components, kaya na nung DisplayPort yung usual resolutions and refresh rates na ginagamit ng average gamers. Bottom line, kahit pumasok naman sa saksakan yung cord or yung cable, tapos may display naman siya, yes, gumagana siya, pero hindi ibig sabihin porkit may display na siya na okay na lahat, na nakukuha mo yung talagang pinakamabilis na kaya ng computer mo. Pangalawa, ilang stick kailangan mo? Stick ng RAM, hindi stick ng Yossi. Let's say same price at same speed tong dalawa. May isa kang stick of 8GB of RAM. So one stick of 8GB, tapos may dalawa kang stick ka of 4. Bale, same lang total nila, 8GB, same speeds, same CL timings. Which one dapat piliin mo dito? Kunin mo yung 2 sticks of memory because dahil may dalawa kang stick, magagamit mo yung dual channel memory. Kung naka-single stick ka, kaya lang niya single channel memory. Basically, parang highway yung mga to. Yung single channel, isang highway lang kung saan makadalo yung data. With dual channel memory, may dalawang highway ka. So mas maluwag, mas malaki yung bandwidth mo, you can transfer more data in the same amount of time kumpara dun sa single channel or one highway bandwidth. Medyo alam na natin to eh, kasi common sense,
saan ba mas mabilis yung traffic? Sa isang highway lang or yung expressway na may dalawang highway? Ganon din sa RAM. Nag-iiba yung estimates how much faster using dual channel is versus single channel. Depende yun sa hardware mo, depende yun sa mga programs na ginagamit mo. But some estimates run from as high as 17% to 30%. So, alaking tulong talaga ng dual channel memory. And usually, hindi ganun kalayo yung presyo or same price lang yung two sticks versus one stick of same size and same speed. So, ang laki ng performance boost just by getting two sticks of RAM. Paano ba ma-enable yung dual channel memory? You'll need to check your motherboard manual to be absolutely sure. Pero usually, yung unang stick of RAM, yung pinakamalapit sa CPU, then skip one line, and then dun mo ilalagay yung next stick of RAM. Kumbaga, dapat alternating yung RAM. Tapos yun na yun, naka-dual channel ka na. Pangatlo, sa RAM pa rin tayo, ang bilis ng mga RAM ngayon. May iba, lampasan ng 5,000 MHz. Even yung mga readily available sa mga consumer, 3,200 MHz, 3.6, lampas 4,000, ang bibilis. Yung problema, hindi sila mabilis out of the box. May kailangan ka pang palitan na setting, XMP tawag sa setting na yon. Bumili ka nga ng RAM pero hindi mo enable yung XMP or mali yung XMP setting, hindi mo makukuha yung advertised speed ng RAM na yon. Hindi ka aabot sa 3,200 MHz, 4,000 MHz, kailangan mo i-activate yung XMP. Basically, XMP is overclocking or pinapatakbo mo yung component lampas dun sa recommended or standard speed niya. But XMP is completely safe to activate kasi yung manufacturers mismo yung nagsabi na oo, itong RAM na to, kaya niya yan, okay yan, kaya niya yan ng mas mabilis. Sila mismo nagsabi na ito yung XMP profile, ito yung bilis na kaya ng RAM na yan. Inactivate yung XMP sa BIOS settings ng motherboard, sobrang bilis lang nito. May dati kaming video na wala pang 30 seconds na activate na namin yung XMP. Maliit lang na bagay pero madaling makalimutan ng mga beginner. Bottom line, hindi mo makukuha yung advertised speed ng RAM kung hindi tama yung XMP setting mo. Pang-apat, huwag mo iiwan sa ere yung internet connection mo. What do I mean? Sanay tayo na pasa internet, connect ka agad sa Wi-Fi. Literally, wireless transmission through the air. Pero para sa akin, yun nga, iniiwan mo sa ere yung internet mo kung gumamit ka ng Wi-Fi. Yes, Wi-Fi is the most convenient, but the most convenient is not always the best. Never naka-Wi-Fi yung desktop ko. Palagi naka-wired or LAN Ethernet cable connection yan. Bakit? Walang makatalo sa speed, reliability, and ease of use ng LAN cable. Daming possible interference points ng Wi-Fi. Yung bahay mo, dami yung mga pader. Yung utol mo, na ang tigas ng ulo, parang pader na rin yun in terms of interference. So, paminsan pag gamit mo yung Wi-Fi, nakakain yung panahon mo sa paghanap lang ng signal rather than actually enjoying or surfing the internet. In comparison, a LAN cable is always reliable, plug and play siya, it has lower ping, better speeds. Marami kang tinatanggal na sakit na ulo when you use a LAN connection instead of using Wi-Fi. Wired internet is an oldie but it's still a goodie. Plus, mura lang yung LAN cable. And super easy to use. Wala ka nang iintindihin na Wi-Fi settings, Wi-Fi password, plug and play, good to go. Ayun, apat na maliliit na bagay na may malaking epekto sa performance ng computer mo. Kung nakatulong tong video na to, baka gusto mong panoorin yung iba naming mga tips videos. May tips kami na no budget, no problem, how to boost PC performance. Meron rin kaming para bumilis yung computer pero magaan sa bulsa tips. Finally, may buong playlist kami kung saan tinitingnan namin part by part yung computer, tapos pinapaliwanag namin ano ba tong CPU na to, anong connection niya sa motherboard, ano yung kailangan mo malaman para hindi sayang pera mo pagbili mo ng mga computer parts. So lahat ng mga yan nasa text description below. Perfect to sa mga beginner na gusto pa magkaroon ng more knowledge tungkol sa computer. Thanks for watching. And thank you to our top fans! Na-afford na namin itong upuan na to! Hindi, joke lang. Thank you to Leah Magnaye, Ian Meru, ITX Addict, John Ruben Ocha, Christian Espinosa, and Rafael James. Thank you for supporting the channel.